May tatlong bagay po akong gustong ibahagi sa inyo dahil nga ang temang naiatas ngayon ay nakaugnay rin sa banal na Eucharistia. Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig sa pagkain. Di po ba? Ako po mahilig po ako sa pagkain. Siguro, itong quarantine period, may mga na-miss tayong pagkain dahil siguro yung kainan na paborito natin ay hindi pwedeng puntahan dahil nga naka-quarantine tayo o sarado yung tindahan. O ako, in my case, namimiss ko yung luto ng aking magulang. Hindi pwedeng umuwi ng Bicol, no? Dahil malayo at naka-quarantine din, may mga rules na kailangan sundin. Napakahalaga sa atin ng pagkain, no? We have a natural affinity with food, especially as Filipinos. Bilang misyonero, nakita ko rin kung gaano kahalaga yung pagkain bilang salamin ng kultura at paniniwala at konteksto ng isang komunidad o ng isang bayan o ng isang pamilya. Mahalaga ang pagkain. Ganon din sa atin, sa ating pagdiriwang ngayon ng ikatlong araw ng paghahanda sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, tayo bumabalik tugon sa kahalagahan ng Eucharistia sa ating buhay. Tayong mga Kristiyano minsan, naghahanap tayo ng mga simbolo o mga signs sa ating buhay kung saan nagtatrabaho ang Diyos, kung saan nga ba yung presensya ng Diyos. Pero minsan nakakalimutan natin na ang Diyos na ito ay nagpapakita, nagpaparamdam sa mga payak at simpleng pamamaraan. Sa ating unang pagbasa nga ngayon, sa karanasan ng propetang Elias, ating nakita at natunghayan, hindi sa dumadagungdong na lupa, hindi sa lakas ng apoy at lakas ng kalikasan nakikita at natunghayan ang Diyos, kundi sa banayad na hangin na nagparamdam sa propeta. Mga kapatid, ganun din sa ating buhay. Minsan, hinihingi natin ang mga himala, pero nakakalimutan natin na yung himalang hinihingi natin ay napaka-accessible pala. Yung himalang hinahanap natin ay makikita na pala natin sa simple at banayad na pamamaraan. At yan din po ang Eucharistia, isang simple at banayad na pamamaraan ng Diyos na iparamdam sa atin, ipaalala sa atin ang kanyang dakilang presensya sa ating buhay. Pangalawa po, ngayon pinagdiriwang din natin yung araw ng kasarinlan ng ating bansa, no, yung ng Pilipinas, no. So maraming bumabati kanina, marami ding nagrarally, no, dahil may ipinaglalabang prinsipyo. Pero tinitingnan ko sa konteksto, mula sa konteksto ng simbahan, isa marahil sa pinakamalungkot na katotohanan na maaring aminin at harapin ngayon natin bilang isang simbahan, bilang isang sambayanan, ay yung pagkukulang natin, yung failure natin na matranslate yung mga biyayang natatanggap natin sa Eucharistia sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi yung kasarinlan na yan ay hindi lamang isang salita, kundi ang kasarinlan na yan ay dapat maging pamamaraan din ng buhay. At nakikita natin na marami sa atin ang hindi malaya. Marami sa atin ang hanggang sa ngayon ay nasa piitan pa rin. Nasa piitan ng kahirapan, nasa piitan ng pang-aabuso, nasa piitan din ng kasamaan, nasa piitan din ng kawalang pagmamalasakit. Kaya nga, yung Eucharistia ang ating pinagdiriwang ay Eucharistia ang nagpapaalala ng pag-ibig. At sa pagtanggap natin yan, kung hindi ito nagkakaroon ng marka sa ating pang-araw-araw na buhay, para nagkaroon na tayo ng malaking failure bilang isang simbahan. Marami po nagsasabi, dapat tayong mga nananampalataya, nagdarasal na lang, o dapat magdasal lang at wag na makialam. Pero napakahalaga rin sa ating buhay na tayo makialam. Makialam dahil ito'y tawag ng ating pananampalataya. Makialam dahil ito'y tawag ng ating konsensya. At makialam dahil ito yung puso at diwa
ng ipinaparating sa atin sa araw-araw o sa bawat sandali na tayo tumatanggap sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo. Pangatlo po, natunghaya natin sa ating pagbasa, bagamat yung ating ebanghelyo po ay patungkol sa batas ng pag-aasawa o pagiging tapat bilang isang asawa, makikita rin natin na at the root of all the evils that we can find in the world, lahat ng kasamaan makikita natin sa mundo, ay nagmumula sa katigasan ng puso ng tao. Sa tuwing pinagdiriwang natin yung Eucharistia, napakahalaga na pag inaangat yung katawan at dugo ni Kristo, ito yung nagiging katawan at dugo rin ng ating Panginoon. Pero no, itong pagiging katawan at dugo ng tinapay at alak ay maaari rin maihalin tulad sa ating tawag bilang Kristiyano, na tayo rin ay maging katawan at dugo ni Kristo upang maramdaman ng iba ang init at presensya ng Diyos sa bawat araw. Mga kapatid, bagamat napakarami pang mga bagay na masasabi natin o maituturing natin na kawalan ng kasarinlan, kawalan ng kalayaan ng tao, huwag nating kakalimutan ang pag-asang dala ng banal na Eucharistia. At naway, sa pagdedebosyon natin ngayon bilang paghahanda sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, maging totoo rin ang diwa ng puso ni Jesus sa atin. Maging totoo rin yung diwa ng Sacred Heart of Jesus sa bawat isa sa atin. Na sana yung katigasan ng ating puso ay malusaw ng pag-ibig ng Panginoon. Na sana yung katigasan ng ating puso ay malusaw ng pagmamalasakit na ipinaramdam ni Kristo sa bawat isa sa atin, bagamat tayo'y nagkukulang at makasalanan. At nang sa gayon, sa pamamagitan ng sakramentong ating tinatanggap, maging totoo rin sa atin na si Kristo nga ay buhay, na si Kristo nga ay umiiral sa mundo upang ang bawat isa ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig at pagpapalaya.